Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At maging po sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Ayan, magandang araw din siyempre sa ating mga kapatid na mga ka-business. Oo, grabe. Ang ating pong gagawin ngayon ay isang reaction video. Katulad po na nakikita nyo sa thumbnail, ito po mga kaibigan ang senaryo kung saan papauwi na ang mga ka-business natin mula sa Siargao. At kinausap ni ka-business ang bawat isa sa kanilang eksperyensya, damdamin, hanggang sa mapatuon ito dito kay Intoy. Alam nyo mga kaibigan kung bakit ramdam na ramdam ko si Intoy, sapagkat una, ako po ay waray-waray. Si Intoy po ay waray-waray at talagang parehas kami. At alam ko ang sitwasyon sa nakita ko sa kanilang lugar at lokasyon. Nakita ko agad ang sitwasyon ni Intoy. Ito po, paunuorin natin ang video. Pero mga kaibigan, kung baguhan ka lang sa aking channel, ay pindutin mo sana ang subscribe button at bell button para maging updated tayo sa susunod kong mga video. At sana po mga kaibigan, tulad ng aking kahilingan, tulungan niyo po ako sa ating pangarap na maabot ni ka-business ang kanyang 1 million subscribers sa taong ito sa pamamagitan po ng pag-subscribe din po ng kanyang channel at ng channel ni Papa Dance. Bueno, ito na mga kaibigan, kung tapos niyo nang gawin ito, panoorin natin, e-roll na natin ang video. Intoy, bakit parang kanina ka pa, Toy? Nangyari sa'yo? Wala po. Ito mga kaibigan, tinatanong ni ka-business, Toy, bakit kanina ka? Anong nangyari sa'yo? Bakit po? Napansin ni ka-business na medyo malungkot si Toy. Ha? Naiisip ko lang ang pamilya ko. Kasi siyempre pauwi na tayo. Nag-enjoy ako dito pero yung... Ito mga kaibigan, nung pumasada na itong salitang ayan, no? Itong ulitin natin ha para maramdaman po natin. Nag-enjoy ako dito pero yung parang ang pamilya ko hindi. Yes. Ito yung pinakamasakit na punto, no? At tunay na nakita natin, dito pa lang nakita natin na sobrang mapagmahal si Intoy sa kanyang pamilya. Kasi kung titingnan natin, sagana sila. Sagana sila sa pagkain. Kung ano ang kinakain ni ka-business, ay siya din kinakain niya. Pero ang pinakamasakit na punto sa isang tao, yung malayo ka sa iyong pamilya, malayo ka sa iyong minamahal, at habang sumusubo ka ng isang masarap na pagkain, ramdam mo na ang iyong pamilya ay kakaiba ang pagkain. Umalamang sa malamang, hindi pa kumakain. Yung bang ganun? Hindi naman ano na bang... Hindi sa... Hindi ako nag-enjoy na kasama kayo. Siyempre may kulang, kuya. Yes. Yun yung ano eh. Yun yung pinaka mahirap, di ba? Alam ni Intoy, nag-enjoy siya sa piling ni ka-business. Kaya kasi nasabi ko, sobrang mapagmahal siya. Kasi kung hindi niya mahal ang kanyang pamilya, wala na siyang iisipin. Andiyan na siya. Masaya na siya sa ano, sa kanyang sitwasyon bilang kasama ng ka-business, kumakain ng masasarap na pagkain, nakakapunta sa mga lugar kung saan nandoon sila ka-business. So, okay na kanyang buhay. Malamang sa malamang, kung mayroon man lang siyang pera, ipapadala niya. Pwedeng-pwede. Pero dito, iba. Iba. Kasi sa kabila ng lahat na kanyang tinatamasa sa sitwasyon ngayon, nakasama niya ang ka-business at iba pang mga kagawang pamilya pa rin ang iniisip niya. Kumbaga, naiingit ako sa kanila kay Papaya kasi kasama niya yung buong pamilya niya. Yan. Well mga kaibigan, isang teaser lang doon po sa ating preview sa video kung saan yung pong kay May Papaya doon sa desisyon. Ano po, nabitin tayo sapagkat hinighlight natin yung sitwasyon na yan. And good news po mga kaibigan, doon po sa desisyon na yan, nagbago po. Nagkaroon po ng pagbabago at kasama na po ni May Papaya ang kanyang pamilya at ang kanyang anak. Dahil sa senaryo at sitwasyong ito, dito, syempre parang nalungkot si Intoy. Kasi sa kanya ay may kulang. Nakikita niya yung pamilya ni May Papaya na sobrang saya. Samantala siya, malungkot sapagkat malayo ang kanyang pamilya. Ako, nakakain ko kahit ano kinakain nyo. Uh-huh. Sarap. Pero yung pamilya ko hindi. Yun, di ba?
nakakain niya, sabi niya nakakain niya yung masasarap na pagkain, nakakain niya yung masarap na pagkain, pero yung pamilya niya, hindi. Ano ba ang ibig sabihin nito, sasama na natin sila? Ano ba? Kasi, kung ano po sana, kung maaari po sana, yung pangarap ko na kailangan ba na konti bahay. Pero ang nasa puso ko po talaga eh, gabi-gabi, minsan lumuluha na lang ako sa ano, tingkat sa bahay. Ayun. Kita mo yung ano niya yung, kumbaga mayroon siyang dalawang magkahiwalay na pangarap para sa dalawang mahal niya sa buhay, sa kanyang nanay at sa kanyang asawa. Yung dream nila na magkaroon ng bahay, ang kanyang nanay at tatay, pero mas higit na gusto niyang makapiling ang kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, nung nabuksan ng usapan na yan, malumanay niyang sinabi pero kulang na lang sabihin alin nga ba yung dapat unahin. At hindi niya alam kung alin ang ibibigay na pakonsuelo ni Kabisnes sa kanya. Dahil una, binigyan na nga iniwan, 'di ba, nag-iwan na si Kabisnes ng pera doon sa ano, doon sa nanay niya. Kung inyo pong makita itong naunang mga vlog, no, nagbigay si Kabisnes ng pera doon sa nanay niya. So, ito yung babantayan natin, ano ang magiging kasagutan ni Kabisnes sa sitwasyong ito. Paano niya ito i-assess? Paano niya ito dadalhin? At paano niya susolusyunan? Napapaluhan na lang ako pag naiisip ko yung anak ko. Mag-ina ko po. Mga kapatid, focuso tayo. Reaction ni Mrs. Kabisnes. Si Mrs. Kabisnes, naiiyak na. Hindi ko alam kung ano yung sinasawsaw. Daliri na yata yung sinasawsaw doon sa kape, oh. Sa sobrang naiiyak siya sa sitwasyon at sinasabi ni Intoy. Ang sarap siguro sa pakaramdam pagka, lalo na pagka matutulog na, hindi mo mapiling ang mag-ina mo. Nakakaano na hindi ko nakakayaka pang anak ko. Yun, oo. So, bawat isa sa kanila, pati yung anak, tingnan natin yung pangalawang anak, tahimik na rin. Sa kabila ng masarap na pagkain nila, parang tila yata hindi na nila nalalasahan ang sarap dahil mas higit nilang ninanamnam yung madamdaming sinasabi ni Intoy. Oo nga, iba din naman kapag matutulog ka, kapiling mo ang iyong pamilya. Pagka natutulog, gusto ko po sana kasama sila. Ayun, gusto ko po sana kasama sila. Ito yung moment na sabi na ni Intoy, gusto ko ba sana kasama siya. Isa sa pinaka-exciting na aabangan eh, ano kaya ang maisasagot ni Kabisnes dito? Ano kaya yung sasabihin ni Kabisnes sa sitwasyong ito? Inopen na, gusto niyang makasama ang kanyang pamilya. Ano? Kung maaari po sana. Napansin nyo? Naramdaman nyo? Humugot ng isang malalim na buntong hininga si Kabisnes. Napansin natin yun, ha? Napansin nyo? Balikan natin. sa party ko naman, yun. Siyempre, nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Intindihan ko yun. Yung bagaman pag neto, meron tayong ibinigay kila nanay, tatay mo, diba? Alam nyo mga kaibigan, sobrang napakabait ni Kabisnes. Sobrang napakabusilak na kanyang puso. To the extent na kailangan niyang unawain, i-assess yung sitwasyon. Sobrang napakaswerte at napakapalad ng mga taong na isasama niya o nakakasama si Kabisnes. Pagpagawa ng bubong, kung yun ang nasa puso mo, siyempre, tawag nito,
kaligayahan din namin, ano, mm-hmm. kaligayahan ng family ka business na bawat isang kagwang ay malubos din yung kasiyahan niyo. Grabe na yun, no? Kaligayahan, mga binibitawang ano, na kaligayahan. Alam niyo mga kaibigan, mahirap na commitment yun eh. Bakit? Kasi kaakibat doon sa ibibigay mong kaligayahan at ay isang mabigat na responsibilidad. Una, magkakaroon ka ng karagdagang gastusin dahil madadagdagan yung pamilya mo. Pero para sa kanila, sila na yata yung tao na hindi naalintana kung ano yung lalabas, kung ano yung igagastos. Ang pinaka-importante sa kanila, ang pinaka-importanteng bagay, sa bawat pagkakataon, sa bawat oras, mahalaga lang sa kanila yung may tao silang napapasaya. Yan, grabe ho. Saludo ako, ka-business ninyo at Mrs. Ka-business, Papa Dins. Talagang napakabusilak po ng puso ninyo. No? So, syempre, ang sagot ni Mrs. Ka-business. Mm-hmm. Ay, naku, Diyos ko, Diyos mio. Oo, pero tika, parang si Mrs. Ka-business ang sama ng tingin, no? Oo, eto na yung pinaka-moment. Ang sagot ni Mrs. Ka-business. Ano kaya yung isasagot ni Mrs. Ka-business, Diyos ko? Pa-type 1 nga ako dyan, or paano nga, pa-comment nga ako dyan sa iba ba kung ano ang isasagot? O, kasi upa, parang galit. Ano ba yan? Parang galit si Mrs. Ka-business, ha? Parang tingin lang, no? Pero alam naman natin, hindi siya ganun, no? Parang lang. Kasi yun, no? Tingnan nyo, nakikita nyo ba? O iko, naku. I-close up kaya natin yan. Grabe ito. Eto na, ha? Eto na, walang kukurap, walang bibitaw. Your wish is our command. Wow! Grabe, your wish is our command. Ibig sabihin mga kaibigan, yung kahilingan ni Intoy na makasama ang kanyang pamilya, wish granted. Grabe ang moment na yan. Uy, baril. Wish granted. Napaiyak na rin si Gabis, si Mrs. Ka-business. Ay, palakpakan natin si Intoy. So, ayun mga kaibigan, grabe ho. Napaka-grabe. Ito po yung gusto kong, kaya ho, napareaction ako kasi gusto kong i-try itong highlight nito. Una, sa paglalakbay ng ito nila, papuntang Mindanao, dalawang pamilya ang kanilang nabigyan ng pagkakataon na mapasaya. Ang pamilya ni Bay Papaya, kung saan nakikita natin, kasama si Jun at ang kanyang anak. Ayan. Medyo ano yung natagpong ito ma... At ang kasama ngayon, aabangan natin ang pamilya ni Intoy. Dadaanan nila at isasama. So, sa mga susunod na hamon at sa mga susunod na mga misyon ng ka-business, maaaring masabi natin masigit na masaya. Una, mayroon silang extended family na dinala. Buo yung pamilya ni Intoy, buo yung pamilya ni Bay Papaya. Dito pa lang, sa dalawang ito na ginawa nila. So blessed talaga. Maraming maraming salamat, ka-business, Mrs. Ka-business. Maraming salamat sa napakabusilak niyong puso. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, napakaswerte tulad lagi ng sinasabi natin, napakaswerte ng mga taong naisasama sa pamilya ni ka-business. Sapagkat ang programa na ibinibigay ni ka-business, ni Mrs. Ka-business, ay hindi lang programang tatamasain mo sa ngayon, kundi isang programang pang long term, kung saan hindi ka hahayaan hanggat hindi mo nakikita ang paglago ng iyong buhay. Dako nga salamat, ka-business, san imo pag hatag sin pabor para kan Intoy nga akon sangkay, nga akon igkasi waray nun, akon igkasi samar nun. Sa aton mga, sa atin pong lahat ng mga taga-samar, sana po ay suportahan natin si ka-business bilang pagpapakita ng pagbabalik loob sa kabutihang ginawa niya para sa pamilya ni Intoy. At sana Intoy, alagaan mo ang pagtitiwalang ito. Sana panghawakan mo ang pagtitiwala ni ka-business dahil tandaan mo, isang bisis lang mawala ang tiwala ay mawawala ang lahat na inyong naumpisahan.
Well, mga kaibigan, kung kayo po ay sobrang na-touch sa kwentong ito, inyo pong ilagay sa comment section, ano naman po ang inyong masasabi sa nakakaiyak na senaryong ito. At ganun din po, ilalagay ko po ang kompletong link ng videong ito. Kung hindi pa po ninyo napanood, ay panoorin nyo. At napakasaya po ng kanilang paglalakbay. Meron pong mga senaryo pang nasa barko na sila habang patawid na sila at paalis na sila ng Sargao at papunta na ng pabalik na sila, no? Dadaan sila ng Samar, dadaan sila ng Matnog, eh, ng ano, ng Alin, tawid na po ng Matnog, yun ang daanan naman. Well, comment down below mga kaibigan, at sana po ay tulad ng sinasabi natin, sana po suportahan natin si Kabusiness para po maabot niya ang kanyang 1 million subscribers sa taong ito. Suportahan natin si Papa Dins, sapagkat tandaan ho natin, kapag lalo pang lumaki ang channel na ito, mas malawak pa ang kanilang masiservisyuan at matutulungan. Ako po si Taong Gala, at Miguel, shoutout po sa atin Team Ayuda, Team Pima, Team Vernival, Team Budol, Team Waray, at Team Raid, Team Walwal Maharot, at sa atin Team Kasangga. And of course, mga kaibigan, Miguel, shoutout po sa lahat ng ating mga kababayan na sumusuporta sa atin. Boss MB, family, Miguel, love, shoutout po sa inyo. At sa bago pang mga kaibigan natin na yumakap sa akin. Sa susunod po, mga kaibigan, i-exayan po natin ang ating reaction video. At bibigyan ko po, promise ng pagkakataon, na ma-shoutout po ang lahat po ng mga bagong kaibigan. Tayo po ay palaki ng palaki na rin pamilya. Maraming maraming salamat. Kabusiness family, maraming maraming salamat sa inyo din pong pagtitiwala. Hanggang sa muli pong reaction video natin, mga kaibigan. Ako po si Taong Gala. Ingat po kayo lagi sa itong araw-araw na paglalakbay.